Natatandaan niyo yung sinabi ko to. Isa sa mga my personal issue sa Click 116 ito ay yung treno. Itong click parang gradual yung paghinto. Parang wala siyang sense of urgency, kaya minsan nag-aalangan ako. Well, okay, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin nung nahihinaan ako sa preno ng Click 160 ko. So, magaan lang kasi ako pumiga ng preno. Yung sapat lang na mapailaw ko yung brake light sa likod. At nasanay ako na kahit ganun kagaan yung piga sa preno, meron agad kagat. So, currently sa Click 160 ko, wala yung ganun. Kailangan mong pigain ng husto yung preno sa harap o kaya suportahan yung preno sa likod para magkaroon lang ng malakas na preno. So, paano mapapalakas nito ang preno? Well, unang-una sa lahat, leverage. So, ano ang leverage? So, imagine mo na magbubukas ka ng gate. Subukan mong itulak yung gate malapit dun sa kung saan siya bumubukas, yung swinging part niya. Di ba mahirap? Pero subukan mong itulak yung gate dun sa malayong part, yung dulo. Di ba madali? Yun ang leverage. Basically, nadadagdagan ng epekto ng pwersa mo sa isang bagay habang lumalayo ka dun sa center of rotation. Dahil nga pinalaki mo ang diameter ng disc brake, yung caliper umuusog palabas mula dun sa gitna. At dahil dun, nadadagdagan yung leverage yung caliper dun sa disc brake. Pangalawa, mas madaling lumamig ang mga big disc brake dahil mas malaki ang surface area nila. Ang disc brake kasi, kapag nasusobrahan sa gamit, nasusobrahan din sa init. At kapag sumusobra na ang init, nawawalan ng kapit. Yun yung tawag na brake fade. So yan ang naisip kong dalawang main pros ng converting into big disc. So ano naman ang mga cons nito? Siyempre, dahil nga pinalaki mo yung disc, mas maraming material yung gagamitin at siyempre mas mabigat yun. Ngayon meron mga big disc na magagaan. Yun yung aluminum alloy yung gitna, then yung braking surface niya steel. So mas magaan yun, pero yun nga, mas mahal. And speaking of mas mahal, so yung mga big disc, siyempre, mas mahal kaysa doon sa stock mo. Yung stock mo dyan, parte lang ng motor. Eh yung big disc, gagastos ka pa. So itong big disc na to, dadalhin natin sa tropa nating K&M. Papakabit natin sa kanila. And then, ibe-bed in natin. So parang break-in yun sa mga preno. Kapag may mga bago kayong disc brake, tsaka mga brake pads, kailangan nun bed-in. Para makapit siya. So bed-in is yung parang gagasgasin niya muna itong surface ng disc brake para makuha mo yung talagang braking power niya. So let's go na sa K&M.
Well, as you can see mga paps, natuloy tayo sa K&M. Yun nga lang hindi naasikaso yung Click 160 natin dahil maraming customer na nakapila. Buti na lang na doon si Pops Kevin, pinahiram na lang tayo ng tools na kailangan natin para magawa natin yung big disc conversion sa bahay. So maraming salamat Pops Kevin, big shoutout sa'yo. Promise ibabalik ko rin agad tong tools na to. So mga paps, if you're liking the content so far, please click the like button below, please consider subscribing, and pakiclick na rin yung notification button. So okay, balik na tayo sa video. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. So ito na siya mga paps, naikabit na natin sa Click 160 natin. So plug and play lang siya. Kahit pang click 125 siya, click 150, pang beat, so plug and play din siya sa click 160. Dahil nga plug and play na lang siya, madali na lang siya ikabit, hindi na natin masyadong binidyo. So straightforward lang yung kabit, kailangan mo lang ng 14mm na wrench dito, sa kabila 19mm na wrench. Tapos konting tip lang, pag ikakabit nyo na ulit itong gulong sa tinidor, tanggalin nyo muna itong caliper. Kasi pag nakakabit na yung caliper, tapos ito try nyo ipasok ulit yung gulong, sasabit tong caliper dito sa mags kasi medyo malapad yung mags eh. Yun. And then, konting modification lang na ginawa natin dito, nilagyan lang natin ng bracket itong para sa hose. Kasi dati, itong bracket na to, nakakabit dito directly sa tinidor. So, nakahanap tayo ng maliit na bracket na ganito. In-extend natin outward kasi nai-stretch tong part ng hose na to eh. Ayokong nai-stretch to dahil nga, ito nakapasok, tapos ito naman lumayo, so nai-stretch to. So pati ito, nilayo natin ng konti. Nai-test drive na rin natin to, and initial impressions, mas okay siya. So kumakagat agad, nararamdaman ko, nagko-compress sa yung suspension sa harap eh, pag pinipreno natin. So meron talagang improvement sa initial bite. Ngayon, hindi pa natin tatapusin yung video na ito. Gagamitin muna natin itong scooter for 1 week. Tingnan natin kung further mag-improve pa yung braking power niya dahil nabe-bed in ng gusto yung disc brake. So yun, gamitin muna natin for 1 week, then magre-report baka ko sa inyo kung worth it ba na mag-upgrade ng disc brake para sa Click 160. So yun lang mga paps. So hello again mga paps, and dahil sa magic of editing, it is now 1 week later. So nagamit na natin yung Click 160 natin for 1 week, rain or shine. And bago tayo pumunta sa final review natin dun sa big disc, gusto ko munang pasalamatan yung mga viewers natin. So thank you, lalo na dun sa mga masisipag mag-comment. Gusto ko lang i-mention yung comment ng isang viewer natin. So si viewer na Downy Wow. So ang sabi niya, may dahilan kaya tinimpla ng Honda yung brake na ganun siya, hindi gulat preno. Ganun din sa Aerox, hindi gulat ang brake. Ngayon, hindi ako expert at lalong hindi ako mas magaling sa isang Honda engineer. Pero yan ang maganda sa pagbomotor eh, sa pagbabike tsaka sa pagkakotse. Kapag matagal na natin ginagawa ito, nagkakaroon tayo ng personal preferences. At syempre, chinutune natin yung sasakyan para dun sa personal preferences natin. Yan yung ginagawa natin dito. At syempre, maporma na rin kasi. Okay, balik tayo dun sa big disc natin. So, anong final review ko sa disc brake na yun? So ang masasabi ko lang ay malaking improvement siya compared dun sa 190 na stock natin. So kung dati-rati ang ginagamit natin ay front brake at rear brake para magkaroon ng sapat na braking power, ngayon kaya na nung front brakes lang, tas alalay na lang yung rear brakes. Tas gamit natin 2 fingers lang. So mas maaga yung dating ng braking power dun sa stroke ng brake lever. So para sa akin mas maganda yung modulation ng preno.
tungkol naman sa gulat breaking or emergency breaking, para sa akin mas okay yung ganitong setup. So dagdag confidence kasi marami kang breaking power. Big disc brake. May istorbo tayo. Great! Ngayon kung worry kayo sa pagsemplang or pagkalat dahil sa sobrang lakas ng braking power, well, para sa akin, kailangan natin pinapractice yan, no? Para alam natin yung sagad ng preno natin, para meron tayong muscle memory sa kamay natin kung hanggang saan yung sagad ng preno natin na hindi tayo kakalat o hindi tayo sa semplang. So kung nagtataka kayo or nagtatanong, bakit hindi yung floating disc yung kinuha natin? Kasi mas magaan yun, syempre mas maporma. Well, mahilig kasi ako dun sa OEM Plus na setup. Yung parang stock na rotor lang, na disc brake lang, pero pinalaki. So yun yung hilig kong setup, kaya yung fixed disc brake yung kinuha natin from TTGR. So anong final hassle natin sa big disc para sa Click 160? So kung katulad nyo ako na sensitive sa preno, I would highly recommend na mag big disc kayo sa Click 160 nyo. Okay mga paps, kung umabot kayo sa part ng video na to, salamat. So meron tayong giveaway dito. So dalawang crossbar para sa dalawa nating mga viewers. So kung interested kayo makuha tong crossbar na to, ang una-una nyong gagawin ay please subscribe. And then i-comment nyo sa baba ng video na to kung ano yung motor nyo. Likes and dislikes nyo sa motor. And hashtag crossbar. So lalagyan nyo ng hashtag na crossbar. Ang palaro natin na ito ay open nationwide at tatanggap tayo ng entries hanggang October 31, 2022. Tapos, i-announce natin yung winners sa November 6, 2022. So remember mga paps, subscribe, comment, at yung hashtag. So dito nagtatapos ang video natin tungkol sa big disc para sa Click 160. Sana may natutunan kayo sa video na to. If not, sana na-entertain kayo. Ngayon kung nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button below at pa-subscribe na rin. So ako po si Mark, ride safe lagi mga paps, and kita-kits tayo sa daan. Peace!